Magandang araw po. Welcome po sa Day 8 ng ating I Proclaim program. Umpisan po natin ito sa pamamagitan ng isang panalangin. Aming Ama, maraming salamat sa araw na ito sa pagkakataon na mapakinggan namin muli ang inyong salita. Dalangin po namin na nawa patuloy na magkaroon ng lakas sa aming mga loob at pag-asa sa aming mga kaisipan at kapayapaan sa aming mga puso. At hiniling po namin na ikaw ang patuloy na manguna sa amin at mag-ingat sa amin. At ang salita mo, ang patuloy na naming ipapahayag sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang babasahin po natin ay mula sa John chapter 8 hanggang Acts chapter 5 ng Pinoy version New Testament. John chapter 16. Sinasabi ko to sa inyo para hindi kayo mag-give up sa pananampalataya nyo. Palalayasin nila kayo sa mga synagogue. Dadating din ang panahon na papatayin nila kayo at sasabihin nilang nagsiserve sila sa Diyos. Gagawin nila to kasi di nila ako kilala o ang Ama. Sinasabi ko to sa inyo ngayon para pagdating ng time na gawin nila ang mga to, maaalala niyo ang mga sinabi ko, ang gagawin ng Holy Spirit. Hindi ko to sinabi sa inyo nung una, kasi kasama niyo pa ako. Pero ngayon babalik na ako sa Ama na nagpadala sa akin. Walang nagtatanong sa inyo kung saan ako papunta. Ngayong sinabi ko na sa inyo, masyado kayong nalulungkot. Tandaan niyo to, mas makakabuti sa inyo na aalis ako. Kasi kung hindi, hindi dadating ang Holy Spirit para tulungan kayo. Pero kung aalis ako, ipapadala ko ang Espiritu sa inyo. Pagdating ng Espiritu, papatunayan niya sa mundo na mali ang idea nila tungkol sa kasalanan, sa pagiging matuwid at sa paghatol ng Diyos. Mali ang intindi nila sa kasalanan kasi hindi sila naniniwala sa akin. Mali ang intindi nila sa pagiging matuwid kasi papunta ako sa Ama at di nyo na ako makikita. Ganon din sa paghatol, mali sila kasi hinatulan na ng Diyos ang leader ng mundo. Marami pa akong sasabihin pero hindi nyo na to kakayanin ngayon. Pag dumating na ang Espiritu, igaguide niya kayo at ipapakita niya sa inyo ang lahat ng katotohanan. Di siya magsasalita sa sarili niya lang, pero sasabihin niya lahat ng narinig niya at ang mga bagay na dadating pa. Dadakilain niya ako kasi sasabihin niya lahat ng sinabi ko sa inyo. Lahat ng pag-aari ng Tatay ko ay akin. Kaya sinasabi ko sa inyo na kukunin ng Espiritu ang ibibigay ko sa Kanya at sasabihin niya to sa inyo. Lungkot at saya. Sandali na lang at di nyo na ako makikita. Pero makikita nyo ako ulit pagkatapos. Nagtanungan ang ilang mga disciples. Anong ibig sabihin nito? Sinasabi niyang sandali na lang at di na natin siya makikita. Pero sabi rin niya, makikita natin siya pagkatapos. Anong meaning ng sinasabi niyang, babalik kasi ako sa Ama? Anong meaning ng sandali lang? Di natin alam ang mga sinasabi niya. Alam ni Jesus na gusto siyang tanungin ng mga disciples. Kaya sinabi niya, sabi ko sandali na lang at di niyo na ako makikita. Pero makikita niyo ako pagkatapos. Ito ba ang pinag-uusapan nyo? Tandaan nyo, iiyak kayo at malulungkot pero magsasaya ang mundo. Malulungkot kayo pero magsasaya kayo pagkatapos. Pag manganganak ang isang babae, malungkot siya kasi dumating na ang oras ng paghihirap niya. Pero paglabas ng baby, nakakalimutan na niya ang hirap kasi sobrang saya na niya na pinanganak na ang baby dito sa mundo. Ganon din kayo, malungkot kayo ngayon, pero makikita ko kayo ulit. At sobrang matutuwa kayo.
Ito ang klase ng tuwa na hindi mananakaw sa inyo. Pagdating ng araw na yon, wala kayong hihingin sa akin. Tandaan nyo, ibibigay ng Ama ang lahat ng hihingin nyo sa pangalan ko. Pero hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa pangalan ko. Humihingi kayo at tatanggapin nyo kung ano man yun, para maging masaya talaga kayo. Tagumpay laban sa mundo. Gumagamit ako ng mga example para sabihin to sa inyo. Pero dadating ang time na hindi na ako gagamit ng mga example at diretso kong sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyon, hihingi kayo sa pangalan ko at hindi na ako ang hihingi para sa inyo kasi mahal kayo ng Ama. Mahal niya kayo kasi minamahal niyo ako at naniniwala kayo na galing ako sa Diyos. Galing ako sa Ama at dumating ako sa mundo. At ngayon, aalis na ako sa mundo at ibabalik sa Ama. Sinabi ng mga disciples sa kanya, "Ngayon, diretso na kayong nagsasalita sa amin at hindi na malalim na salita. Alam naming alam niyo ang lahat at hindi na po kami magtatanong. Dahil dito, naniniwala kaming galing kayo sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba talaga kayo? Pagdating ang time at nandito na nga, magkakawatak-watak kayo. Babalik kayo sa mga sarili niyong bahay at may iwan akong mag-isa. Pero hindi ako nag-iisa kasi kasama ko ang Ama. Sinabi ko to sa inyo para magkaroon kayo ng kapayapaan sa pakikipag-isa niyo sa akin. Papahirapan kayo sa mundong ito, pero lakasan niyo ang loob niyo. Tinalo ko na ang mundo." Nag-pray si Jesus para sa mga disciples niya. After niyang sabihin ng mga ito, humingala siya at sinabi, "Tatay, ito na ang oras. Gawin niyong dakila ang anak niyo para dakilain kayo ng anak. Binigay niyo sa kanya ang kapangyarihan sa lahat ng tao para bigyan niya ng buhay na walang hanggan ng lahat ng binigay niyo sa kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kayo na nag-iisa at totoong Diyos. Makilala si Jesus Christ na pinadala. Pinakita ko po ang kadakilaan niyo dito sa mundo at natapos ko na po ang mga pinapagawa niyo sa akin. Ngayon, Tatay, ipakita niyo po sa akin ang kadakilaan na meron ako nung kasama ko pa kayo, bago pa ginawa ako. Pinakilala ko kayo sa mga taong binigay niyo sa akin na mula sa mundong ito. Sa inyo po sila at binigay niyo sila sa akin. Sinusunod po nila ang mga salita niyo. Ngayon, alam na nilang galing sa inyo ang lahat ng binigay niyo sa akin. Binigay ko sa kanila ang mensahe na binigay niyo sa akin at tinanggap nila ito. Alam nila ang totoo na galing ako sa inyo at naniniwala silang pinadala niyo ako. Pinagpe-pray ko sila. Hindi ko pinagpe-pray ang mundo. Pinagpe-pray ko ang mga taong binigay niyo sa akin kasi sa inyo sila. Ang lahat ng sa akin ay sa inyo at ang lahat ng sa inyo ay sa akin. At napaparangalan ako dahil sa kanila. Papunta na po ako ngayon sa inyo. Wala na ako sa mundo pero nandito pa rin sila. Amang banal, ingatan niyo po sila gamit ang kapangyarihan ng pangalan niyo. Ang pangalang binigay niyo sa akin para magkaisa sila gaya ng pagiging isa natin. Nung ako ay kasama nila, iningatan ko po sila gamit ang kapangyarihan niyo. Yung kapangyarihang binigay niyo sa akin. Iningatan ko silang mabuti at walang nawala sa kanila kahit isa. Except dun sa isa na talagang nawala para mangyari ang sinasabi sa scripture. Ngayon, papunta na ako sa inyo. Sinasabi ko ito habang nandito pa ako sa mundo para talagang sumaya sila gaya ko. Binigay ko sa kanila ang mensahe niyo pero sobrang galit sa kanila ang mundo. Kasi gaya ko, hindi sila taga-mundo. Hindi ko po gustong alisin niyo sila sa mundo, pero please, ingatan niyo po sila laban sa masama. Kagaya ko silang hindi taga-mundo, gawin niyo silang banal sa tulong ng katotohanan na nasa salita niyo. Ang salita niyo ang katotohanan. Kung paano niyo ako pinadala sa mundo, ganun ko din sila pinapadala dito sa mundo. Inaalay ko ang sarili ko sa inyo para sa kanila, para maging dedicated sila sa inyo. Nagpe-pray ako di lang para sa kanila kundi pati sa mga naniniwala sa akin dahil sa mensahe nila. Pinagpe-pray ko po na magkaisa silang lahat. Tatay,
maging kaisa sana natin sila gaya ng pagiging isa natin. Magkaisa sana sila para maniwala ang mundo na pinadala niyo ako. Binigay ko din sa kanila ang kadakilaang binigay niyo sa akin para magkaisa sila gaya ng pagiging isa natin. Nakikipag-isa ako sa kanila at nagkakaisa din tayo para talagang magkaisa sila. Malalaman ng mundo na pinadala niyo ako kasi mahal niyo rin ang mga sumusunod sa akin gaya ng pagmamahal niyo sa akin. Tatay, binigay niyo po sila sa akin at gusto ko silang makasama kung nasaan ako. Para makita nila ang kadakilaang binigay niyo sa akin kasi minahal niyo ako bago pa ginawa ang mundo. Mabuting Ama, hindi kayo kilala ng mga tao sa mundo pero kilala ko kayo at alam ng mga disciples ko na pinadala niyo ako. Pinakilala ko kayo sa kanila at ipapakilala ko pa kayo para manatili sa kanila ang pagmamahal na binigay niyo sa akin at manatili rin ako sa kanila. Ang pag-arrest o kay Jesus? Pagkasabi ni Jesus ng prayer na to, umalis siya kasama ang mga disciples niya. Tumawid sila sa ilog ng Kidron at pumasok sila sa garden na malapit sa lugar na yon. Alam ng traidor na si Judas kung saan yon. Kasi doon, madalas mag-meet si Jesus at ang mga disciples niya. Sinama ni Judas sa garden ang isang grupo ng mga Roman soldiers at ilang temple guards na pinadala ng mga chief priests at mga Pharisees. May dala silang mga armas, mga ilaw, at mga torch. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya lumapit siya at tinanong sila, "Sino ang hinahanap niyo?" "Si Jesus ng taga-Nazaret," sagot nila. "Ako yon," sagot ni Jesus. Kasama nila ang traidor na si Judas. Nang sinabi ni Jesus, "Ako yon," napatra sila at ang tumba. Tinanong ulit sila ni Jesus, "Sino ang hinahanap niyo?" "Si Jesus na taga-Nazaret," sagot nila. "Sinabi ko na sa inyo na ako yon," sabi ni Jesus. "Kung ako ang hinahanap niyo, pakawalan niyo ang mga kasama ko." Sinabi niya to para magkatotoo ang sinabi niya, "Tatay, wala pong nawala sa mga binigay niyo sa akin." Nilabas ni Simon Peter ang galing niyang patalim at pinaga si Malchus, yung tauhan ng high priest, kaya naputol ang kanang tenga nito. Sinabi ni Jesus kay Peter, "Ibalit mo sa lalagyan ng patalim. Iniisip mo bang hindi ako ready na tanggapin ang paghihirap na binigay sa akin ng tatay ko?" Si Jesus sa harap ni Ano. Inaresto at hinali si Jesus ng mga Roman soldiers. Nandun din ang kapitan nila at ang mga Jewish guards. Dinala muna nila si Jesus kay Annas, na father-in-law ni Caiaphas, ang high priest ng taon na yon. Si Caiaphas ang nagsabi dati sa mga Jewish leaders na mabuti pang mamatay ang isang tao para sa lahat. Dininay ni Peter si Jesus. Sumunod kay Jesus si Simon Peter at ang isa pang disciple. Kilala ng high priest ang disciple na yon. Kaya nakapasok siya kasama ni Jesus sa bakuran ng bahay ng high priest. Naiwan si Peter sa labas ng gate pero lumabas uli ang disciple na nagkinakusap ang babae sa gate. Dinala ng babaeng servant si Peter sa loob at tinanong, "Diba disciple ka din ng taong yun?" "Hindi," sagot ni Peter. Malimig nung time na yun. Kaya nagsiga ang mga tauhan at ang mga guards gamit ang kulib. Tumayo sila sa palibot nun para magpainit. Kasama din nagpapainit doon si Peter. Tinanong ng high priest si Jesus tungkol sa mga disciples niya at sa mga teachings niya. Sumagot si Jesus, "Nasasalita at nagtuturo ako sa harap ng mga tao sa mga sinagoges at sa temple. Wala akong tinatago. Bakit na ako tinatanong? Bakit di niya tanongan yung mga nakarinig sa akin?" Alam nila ang mga sinabi ko.
Pagkasabi niya nito, sinampal si Jesus ng isa sa mga guards. Ganyan ka ba makipag-usap sa High Priest? Tanong ng officer, sinagot siya ni Jesus. Kung may sinabi ako mali, sabihin mo kung ano yun. Pero kung tama naman ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Makatali pa rin si Jesus at dinala siya ni Ana sa High Priest na si Caiaphas. Dinanay ulit ni Peter si Jesus. Nakatayo pa rin si Peter doon sa tabi ng apoy at magpapainit. Tanong ng mga tao sa kanya, di ba isa ka sa mga disciples na? Pero dininay itong Peter. Hindi, sagot niya. Nandun ang isa sa mga aliti ng High Priest na kamag-anak ng taong pinagali Peter sa tayo. Di ba nakita kita doon sa garden na kasama niya? Sinabi ulit ni Peter, hindi ako yun. At nilaok agad ang manok. Si Jesus sa harap ni Pilate. Kinaumagahan, dinala si Jesus sa palasyo ng governor galing sa bahay ni Caiaphas. Hindi pumasok ang mga Jewish leaders sa loob ng palasyo para hindi sila ipurin na marumi at para makakain sila ng Passover meal. Kaya lumabas si Pilate at nagtanong, anong kasalaan na ng tao nito? Sumagot sila, di namin siya dadalhin dito kung siya kriminal. Sinagot sila ni Pilate, sige, kunin niyo siya at patulan ayon sa batas niyo. Sumagot sila, hindi kami pwedeng magbigay ng parusang kamatayan. Nangyari ito para magkatotoo ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng pagkamatayan. Umasok uli si Pilate si palasyo at pinagulan si Jesus ng kamatayan. Nagbasunod si Pilate sa mga tao. Sinabi sa kanila, wala akong makitang dahilan para tulang mamatay ang tao. Pero ayon sa naksanayan, dapat ako magpalayan ng isang bilanggo pagpasok. Sinubang palayain ko nga rin yung mga Diyos. Sumigaw sila, Diyos siya gusto namin si Barabas. Barabas ay isang bandido. Pinakuha ni Pilate si Jesus at pinahubiti. Mukha mga sundalo ng korona na gawa sa mga matitinik na sangat na lagay ito sa ulo ni Jesus. Sinuotan siya ng robe ng ulay violet. Nabit sila sa kanila, buhay ang ari ng mga Diyos. Pinasaksampan nila si Jesus. Ibasuli si Pilate at sinabi ng mga tao, tignan niyo, nalabas ko siya dito para makita niyo ng ilang dahilan para sabi kong dito siya. Kaya lumabas niya si Jesus suot ng corona tunic at ang violet niya. Sinabi ni Pilate sa kanila, tignan niyo kung tao ito. Makita siya ng mga chief priests at mga temple guards. Sumigaw sila, ipako siya sa kus, ipako siya sa kus. Sige, kunin niyo siya at kayo magpako sa kanya, sabi ni Pilate sa kanya. Talagang wala akong nakikita kasalanan sa kanya. Sumagot ang mga tao, sa batas namin dapat siya mamatay kasi sinabi niya ang siyangan ng Diyos. Starong natakot si Pilate na marinig niya ito. Bumalik siya sa loob ng palasyo at dinanong si Jesus ang kabagali. Hindi siya sinagot ni Jesus. Kaya sinabi ni Pilate sa kanya, hindi mo ba ako kakausapin? Andano, ang kapangyarihan ng palayain, ipako ka sa Diyos. Sinagot siya ni Jesus, wala kang kapangyarihan sa akin. Kasi hindi nagay yun ang Diyos sa'yo. Taong nagdala sa akin dito sa harap, ano mas mabigot ang kasalanan niyo. Marinig ito ni Pilate, umanap siya ng paraan para palayain si Jesus. Pero sumigaw uli ang mga tao, papalayain mo siya, ibig sabihin, karaban ka ng emperor. Nisasabi ng hari, siya ay nagre-reverde sa emperor. Nung marinig niya ni Pilate, dinala niya sa labi si Jesus at tumupo siya sa upuan ng Diyan. Tawag ang lugar na yun, a stone pavement sa Hebrew na bata. Tatanghali na nun, isperas ng Passover, sinabi ni Pilate sa mga tao, ito ang hari niyo. Sumigaw siya, patayin siya, ipakos sa krus. Tinanong siya ni Pilate, gusto niyo ba ang ipakos sa krus ang hari niyo? Sinabit siya ng chief priest, emperor lang ang hari namin. Binigay ni Pilate Jesus sa kanila para ipakos sa krus. Pinakos sa krus ni Jesus. Kaya kinuha nila si Jesus, tumabas lang dala ang krus niya papunta sa lugar na pinatawag na lugar ng buho, sa Hebrew Golgotha. Doon nila pinakos sa krus si Jesus. May dalawa pang lalaki na pinakos sa krus kasama nila.
isa sa magkabilang side sa gitna si Jesus. Sinulat si Pilate ng karatula at ilagay ito sa krib. Sinulat niya si Jesus na taga Nazareth ang hari ng mga Diyos. Maraming nakabasa nito kasi malapit lang sa city ang lugar kung saan tinako si Jesus. Nakasulat sa Hebrew, Latin at Greek. Sinabi ng mga chief priests kay Pilate, huwag mo ilagay hari ng mga Diyos, kundi sinabi ng mga tao ito, ako ang hari ng mga Diyos. Pero sumagot si Pilate, ang nasulat ko na. Pagka ako ng mga sundalo kay Jesus sa krus, kinuha nila yung mga damit niya at tinabi sa apat. Sa kada sundalo, kinuha din nila ang robe na gawa ng isang tera na nabi ng buo mula taas hanggang baba. Sinabi ng mga sundalo sa isa't isa, huwag natin kumpulitin, magpustahan na lang kayo. Kung sino manalo kanya ang buo, nangyari ito para magkatotoo ang sinabi sa scripture. Pinagati-atian nila ang damit ko at pupustahan nila para sa roof ko. At ito nga ang ginawa ng mga sundalo. Nakatayo malapit sa kulso nanay ni Jesus, ang kapatid na babae ng nanay niya si Mary sa naasawa ni Clopas. At si Mary Magdalene, nakita ni Jesus na nakatayo ang nanay niya katabi ng mahal niya ang disciple. Kaya sabi niya sa nanay niya, nanay, ayan po ang anak niya. Sinabi niya sa disciples, siya ang nanay niya. Mula nang tinuring niya na siya ng disciples na member ng family niya. Kamatay ni Jesus. Alam na ni Jesus na tapos na ang lahat. At para magkatotoo ang nakasulat sa scripture, sinabi niya na uuwaw ako. May bowl doon na puno ng mumurahing alak. Sinawsaw nila ang isang sponge sa alak at nilagay isang sanga ng hayso para iabot sa labi niya. Pagtanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya tapos na. Saka siya yumuko at namatay. Sinusok sa tagiliran si Jesus. Sabat na kinabukasan at mahalaga ang sabat na yun kasi nasabay yun sa Passover. Ayon ng mga Jews authorities na nasa krus pa ang katawan ng araw sa araw ng sabat. Kaya ni-request nila kay Pilate na baliin na ang binti ng mga nakapako para maibaba na sila sa krus. Kaya binalin mga sundalong binti na mga kasama ni Jesus ang nakapako. Pero pagdating nila kay Jesus, nakita nilang patay na siya kaya di na nila binalin binti niya. Sinaksak na isang sundalo sa tagiliran si Jesus gamit ang sibat na lumabas agad ang dugo at ubi. Pinento ito, nakakita ng sa mga nangyari para maniwala din kayo. Totoo mga sinabi niya at alam niya na si Samson totoo. Nangyari ito para matupadang makasulat sa scripture na isang buto na among bubari. At may isa pang nakasulat sa scripture na tinignan siya ng mga tao, siya na sinaksak nila ng sibat. Pag-ibig kay Jesus. Natapos ito, nausap ni Joseph ang taga ang Maritela. Spiley, kung pwede niyang kunin ang katawan ni Jesus, disciple ni Jesus si Joseph, pero patago ang pagiging disciple niya kasi takot siya sa mga leader ng Jews. Iniagan siya ni Pilate, kaya pumunta siya doon at ginawa ang katawan ni Jesus. Sama ni Joseph si Nicodemus at pumunta doon yung bumisita dati kay Jesus ng gabi. Idala siyang 30 kilos ng pabango na gawa sa pinagalong mir at alo. Kinuha ng dalawang katawan ni Jesus at binalot ito sa isang lining kasama ang mga pabaw. Ang sa kultura ng paglibing ng mga Jew, may garden malapit sa lugar kung saan kinakas si Jesus at may bagong libingan doon na hindi pa nagagami. Since araw yun ang sabat, malapit naman yung libingan, nilagay nila doon katawan ni Jesus. John 20, Nabuhay si Jesus. Habang madilim pa nung araw ng Linggo, pumunta sa libingan si Mary Magdalene. Nakita niya na wala na ang bato sa entrance ng libingan. So tumakbo siya agad kina Simon Peter at isa pang disciple na mahal ni Jesus. Sinabi nila sa kanila, kinuha na nila ang Panginoon sa libingan. Di namin alam kung saan siya nilagay. Pumunta sa libingan si Peter at yung isa pang disciple. Tumakbo sila papunta doon pero mas nauna nakarating sa disciple kaysa kay Peter. Yumuko yung disciple at nakita niya ang telang linig, pero di siya pumasok. Sumunod sa kanya si Simon Peter na dumiretso sa loob ng libingan. Nakita niya doon ang telang linig at ang telang binalot sa ulo ni Jesus. Hindi na ito kasama sa telang linig pero nakatabi na ito sa at nakahiwalay. Pumasok na din ang disciple na nauna doon. Nung nakita niya, naniwala siya. Di pa din nila naintindihan ang nakasulat sa scriptures
na kailangang mabuhay ulit si Jesus at muwi na ang mga disciples. Nagpakita si Jesus kay Mary Magdalene. Nakatayo si Mary sa labas ng libingan at umiyak. Pagtingin niya sa loob, may nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo kung saan nilagay ang katawan ni Jesus, isa bandang ulo at isa naman sa paanan. Sinabi niya sa kanila, "Miss, bakit ka umiiyak?" Sumagot si Mary, "Kinuha kasi nila ang Panginoon ko at di ko alam kung saan siya nilagay." Pagkasabi nito, lumingon siya at nakita niyang nakatayo doon si Jesus. Pero di niya alam na si Jesus yun. Tinanong siya ni Jesus, "Miss, bakit ka umiiyak? Sino ang inaharap mo?" Akala ni Mary, "Hardinero." Si Jesus kaya sumagot siya, "Sir, kung kayo ang kumuha na sa kanya, sabihin ninyo po kung saan ninyo siya nilagay at kukunin ko siya." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mary." Lumingon si Mary at sinabi niya, "Rabboni," ibig sabihin ito sa Hebrew, "Teacher, huwag kang kumapit sa akin," sabi ni Jesus sa kanya. "Hindi pa kasi ako nakababalik sa Ama. Pero puntahan mo ang mga kapatid ko at sabihin mo sa kanila, babalik na ako sa tatay ko at tatay niyo, sa Diyos ko at sa Diyos niyo." Kaya umalis si Mary at kinuwento sa mga disciple na nakita niya ang Panginoon at sinabi sa kanila ang lahat ng sinabi ni Jesus sa kanila. Nagpakita si Jesus sa mga disciple. Nung Sunday ng gabi, magkakasama ang mga disciples sa isang room. Nakalak ang mga pinto kasi natatakot sila sa mga Jewish leaders. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Peace be with you," sabi niya. Kasabi nito, pinakita sa kanila ang mga kamay at tagiliran niya. Sobrang natuwa ang mga disciples nung nakita nila ang Panginoon. Sinabi ulit ni Jesus sa kanila, "Peace be with you. Kung paanong pinadala ng Ama, pinadala ko rin kayo." At hinahan niya sila at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Holy Spirit. Kung patatawarin niyo ang kasalanan ng tao, napatawad na sila. Pero kung di ninyo sila patatawarin, di rin sila pinatawad." Si Jesus at si Tomas. Wala si Tomas nung dumating si Jesus. Isa siya sa 12 disciple at tinawag siyang kambal. Kaya sinabi ng isang disciple sa kanya, "Nakita namin ang Panginoon," pero sinabi niya sa kanila, "Unless makita ko ang mga marka ng pako sa mga kamay niya at mahawakan ko yon, pati yung tagiliran niya, hindi ako maniniwala." After 1 week, magkakasama ulit sa loob ng bahay ang mga disciple at nandun na si Tomas. Nakalak ang mga pinto pero dumating si Jesus. Tumayo siya sa gitna nila at sinabing, "Peace be with you." At sinabi niya kay Tomas, "Hawakan mo at tingnan mo ang mga kamay ko. Hawakan mo ang tagiliran ko. Huwag ka nang magdudo. Maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Naniniwala ka ba kasi nakita mo ako? Pinagpala ang mga naniniwala kahit hindi ako nakikita." Ang purpose ng librong ito. Marami pa ang mga himala ang ginawa ni Jesus at nakita yon ng mga disciples. Pero hindi naisulat sa libro ito. Yung mga nakasulat dito ay sinulat para maniwala kayo na si Jesus ang Christ, ang anak ng Diyos. At dahil sa faith nyo, sa Kanya magkakaroon kayo ng buhay. John chapter 21, nagpakita si Jesus sa 7 disciples. Pagkatapos nito, nagpakita ulit si Jesus sa mga disciples niya sa Lake Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama noon sina Simon Peter, Thomas na tinatawag din na kambal, Nathaniel na taga-Cana sa Galilee, ang mga anak ni Zebedee, at 2 pang mga disciples si Jesus. Sinabi ni Simon Peter sa kanila, "Mangingisda ako. Sama kami," sabi nila. So sumakay sila sa bangka at magdamag ng isda, pero wala silang nahuli. Nung madaling araw na, nakatayo si Jesus sa tabing dagat, pero di nila alam na si Jesus yon. Tinanong sila ni Jesus, "Mga anak, may huli ba kayo?" "Wala po eh," sagot nila.
Sinabi niya sa kanila, ihagis niyo ang lambat sa right side ng bangka para makahugi kayo. Kaya hinagis nga nila ang lambat. At sa dami ng nahuli nilang isda, nahirapan silang hilahin ang lambat. Sinabi kay Peter ng disciple na mahal ni Jesus, si Lord yun. Nang marinig yun ni Peter, sinuot niya yung extra niyang damit, hinubad niya kasi yun para makapagtrabaho siya. Tapos tumalon siya sa tubig. Sumunod naman sa pangpang ang ibang disciples na nasa bangka. Hinihila nila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila ganun kalayo sa pangpang, halos 100 meters lang ang layo nila. Pagdating nila sa pangpang, nakakita sila ng isdang iniihaw sa nagbabagang uling at ilang tinapay. Sinabi sa kanila ni Jesus, magdala kayo dito ng ilang isdang nahuli nyo. Sumampa sa bangka sa Simon Peter at hinatak niya ang lambat na puno ng malalaking isda. Umabot sa 153 ang mga isda. Kahit napakarami nito, di pa rin napunit ang lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, halikayo, kain tayo. Walang nagtanong ni isa sa mga disciples kung sino siya, kasi alam nilang siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay, at binigay ito sa kanila. Ganon din ang ginawa niya sa mga isda. Ito ang pangatlong beses na nagpakita si Jesus sa mga disciples, pagtapos niya mabuhay ulit. Si Jesus at si Peter. Nang makakain sila, sinabi ni Jesus kay Simon Peter, Simon, anak ni John, mas mahal mo ba ako kaysa sa mga ito? Yes, Lord, sagot niya. Alam niyo namang mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang mga maliliit kong pupa. Inulit ni Jesus ang tanong niya, Simon, anak ni John, mahal mo ba ako? Yes, Lord, sagot niya. Alam niyo namang mahal ko kayo. At sinabi ni Jesus sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Nagtanong si Jesus ng pangatlong beses, Simon, anak ni John, mahal mo ba ako? Nasaktan si Peter kasi tatlong beses na siyang tinanong kung mahal niya si Jesus. Kaya sinabi niya, Lord, alam niyo naman po ang lahat at alam niyong mahal ko kayo. At sinabi ni Jesus sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, nung bata ka pa, binibihisan mo ang sarili mo at pupunta ka sa lugar kung saan mo gusto. Pero pag matanda ka na, itinataas mo ang kamay mo para bihisan ka ng ibang tao, tapos dadalhin ka sa lugar na ayaw mong puntahan. Sinabi ito ni Jesus para ipakita kung paano mamamatay si Peter para bigyan ng karangalan ng Diyos. At sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Si Jesus at ang mahal niyang disciple. Tumalikod si Peter at nakita niyang sumusunod ang disciple na mahal ni Jesus. Siya yung lumapit kay Jesus sa kainan at nagtanong, Lord, sino ang magtatraydor sa'yo? Nung nakita siya ni Peter, tinanong niya si Jesus, Lord, paano naman siya? Sumagot si Jesus, ano naman sa'yo kung gusto ko siyang mabuhay hanggang sa bumalik ako? Sumunod ka sa akin. Kaya kumalat ang balita sa mga disciples si Jesus na hindi mamamatay yung disciple na yun. Pero hindi ito ang sinabi ni Jesus. Ang sabi niya, ano naman sa'yo kung gusto kong mabuhay siya hanggang sa bumalik ako? Siya yung disciple na nagsabi at nagsulat ng mga ito at alam nating totoo ang mga sinabi niya. Conclusion, gumawa pa ng maraming bagay si Jesus. Kung iisa-isahing isulat ang lahat ng yun, palagay ko hindi ka kasi sa mundo ang mga isusulat na libro. Acts sa mga Apostles. Introduction. Ang Acts sa mga Apostles ay sinulat kasunod ng Gospel ni Luke. Goal ng librong ito ang ikwento kung paano pinreach ng mga unang disciples ni Jesus ang magandang balita tungkol sa Kanya sa tulong ng Holy Spirit sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria at sa lahat ng lugar sa mundo. Mababasa sa librong ito ang tungkol sa Christian movement na nagsimula sa mga Jews hanggang sa naging isang paniniwala na kumalat sa buong mundo. Pinakita ng sumulat ng librong ito na ang paniniwalang ito ay hindi pampolitikang banta o pagre-rebelde laban sa Roman Empire. Instead, ang paniniwalang ito kay Jesus Christ ay ang totoong katuparan ng relihiyon ng mga Jews. May tatlong parts ang Acts. Pinapakita dito kung paano patuloy na lumaganap ang pagpipreach ng magandang balita tungkol kay Jesus
at kung paano natatag ang church. 1. Ang simula ng Christian movement sa Jerusalem after ng pag-akyat ni Jesus sa langit. 2. Ang pagkalat ng magandang balita sa Palestine. At 3. Ang patuloy na pagkalat ng magandang balita sa mga lugar na sa Mediterranean hanggang sa Rome. Isa sa mga binigyang diin ng Acts ay ang pagpapakita ng mga gawa ng Holy Spirit na bumaba ng may kapangyarihan sa mga naniniwala kay Christ sa Jerusalem noong araw ng Pentecost. Patuloy na ginaid at pinalakas ng Holy Spirit ang church at ang mga leaders nito sa mga sumunod pang nangyari na nakasulat sa librong ito. Na-summarize ng ilang mga sermon na nasulat dito ang mensahe ng buhay ni Christ. Pinakita sa mga pangyayari sa Acts ang kapangyarihan ng mensaheng ito sa mga buhay ng mga naniniwala kay Christ at sa samahan ng buong church. Chapter 1. Dear Theophilus, sinulat ko sa unang book ang lahat ng sinimulang ituro at gawin ni Jesus hanggang sa araw na inakyat siya sa langit. Bago siya inakyat, binigyan niya ng utos ang mga pinili niyang apostles sa kapangyarihan ng Holy Spirit sa loob ng 40 days after maghirap at mamatay si Jesus. Nagpakita siya sa mga apostles sa iba't ibang paraan at pinatunayan niyang nabuhay talaga siya mula sa kamatayan. Nung time na yon, nagturo siya tungkol sa kaharian ng Diyos. Nung magkakasama sila, nagbilin si Jesus sa kanila, Huwag kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo yung pangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Nagbaptize si John gamit ang tubig, pero sa mga susunod na araw, mababaptize kayo ng Holy Spirit. Inakyat si Jesus sa langit. Nung magkakasama ang mga apostles at si Jesus, nagtanong sila, Lord, ibabalik niyo po ba ngayon ang kaharian sa Israel? Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi niyo na kailangan pang malaman ang mga bagay na ang Ama lang ang nagde-decide. Pero, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Holy Spirit sa inyo. Magiging witness ko kayo sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at sa lahat ng lugar sa mundo. Pagkasabi niya nito, inakyat siya sa langit. Nakatingin sa kanya ang mga disciples hanggang sa natakpan siya ng ulap. Nakatingin pa ang mga disciples sa langit habang umaalis siya. Biglang may lumitaw sa tabi nila na dalawang lalaking nakaputi. Sabi nila, mga taga-Galilee, bakit kayo nakatayo dyan at nakatingin sa langit? Kung paano nyo nakita si Jesus na inakyat sa langit, ganyan nyo din siya makikita pagbalik niya. Ang kapalit ni Judas. Bumalik ang mga apostles sa city ng Jerusalem galing Mount of Olives. Halos 1 kilometer ang layo nito sa Jerusalem. Pagpasok nila sa city, umakyat sila sa kwarto kung saan sila nag-i-stay. Nandun sina Peter, John, James, at Andrew. Sina Philip at Thomas. Sina Bartholomew at Matthew. Sina James na anak ni Alphaeus. Simon na makabayan. At si Judas na anak ni James. Madalas silang nagpe-pray ng sama-sama. Kasama lang ang ilang mga babae at si Mary na nanay ni Jesus. Pati yung mga kapatid ni Jesus. After ng ilang araw, nagkaroon ng meeting ang mga disciples. Mga nasa 120 silang lahat. Tumayo si Peter sa gitna at nagsalita. Mga kaibigan, kailangan matupad ang sinasabi sa scriptures. Yung sinabi ni David sa tulong ng Holy Spirit tungkol kay Judas na nag-guide sa mga umaresto kay Jesus. Kasama namin si Judas dati at pinili din siya para magkaroon ng parte sa pagsiserve namin. Gamit ang perang nakuha niya sa pagtatraidor, bumili ang taong ito ng lupa. Bumagsak siya doon, una ang ulo, tapos pumutok ang tiyan niya. At nagkalat ang mga laman loob niya. Nabalitaan ito ng mga taong nakatira sa Jerusalem. Kaya tinawag nila ang lugar na yon na Akeldama, ibig sabihin Field of Blood.
Nakasulat sa Psalms, ang bahay niya ay layuan ng iba at huwag niyong hayaang dito ay may tumira. Sinasabi din, ibigay sa iba ang trabaho niya. Kaya kailangan namin ng isang tao na sasama sa amin sa pagsasabing totoong muling nabuhay ang Panginoong Jesus. Dapat isa siya sa mga kasama namin sa buong panahon na kasama namin nagmimisyon ng Panginoong Jesus. Simulan nag-preach si John tungkol sa baptism hanggang sa araw na inakyat si Jesus sa langit, nag-suggest sila ng dalawang lalaki, si Joseph na tinatawag na Barsabas, na kilala rin sa pangalang Justus, at si Matias naman yung isa. Nag-pray sila, "Lord, alam niyo po ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita niyo po sa amin kung sino sa dalawang ito ang pinili mo para maging apostle kapalit ni Judas, na pumunta sa lugar kung saan niya deserve mapunta." Nagpalabunutan sila at si Matias ang napili na isama sa grupo ng apostles. Acts chapter 2. Ang pagdating ng Holy Spirit. Nung dumating ang araw ng Pentecost, magkakasama ang mga disciples sa isang lugar. Biglang may umugong na ingay galing sa langit na parang malakas na hangin. Pinuno nito ang buong bahay kung nasaan sila. Tapos may nakita silang parang maliliit na dila ng apoy at dumapo ang mga ito sa bawat isang disciple na nandun. Napuno silang lahat ng Holy Spirit at nagsimulang magsalita sa iba't ibang language sa tulong ng Espiritu. May mga religious na Jews na nakatira sa Jerusalem. Galing sila sa iba't ibang bansa sa mundo. Nagdatingan ang maraming tao nang marinig nila ang ingay. Na-excite sila kasi nagsasalita ang mga disciples sa mga language nila. Namanga sila at nag-isip, di ba taga Galilee silang lahat? Pero ba't nakakapagsalita sila ng language natin? Meron sa ating mga taga Parthia, Media at Elam. At meron ding taga Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus at Asia. Yung iba ay taga Phrygia, Pamphylia, Egypt at mga parte ng Libya na malapit sa Cyrene. Yung iba pa sa atin ay taga Rome. Mga Jews at mga Gentiles na na-convert sa Judaism. At meron mga taga-Crete at Arabia. Paano sila nakapagsasalita sa mga language natin? Tungkol sa mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos. Namangha at na-confuse ang mga tao. Anong ibig sabihin nito? Tanong nila. Pero pinagtawanan lang sila ng ibang mga tao. Sinabi sa kanila, "Mga lasing yang mga iyan." Ang mensahe ni Peter. Kasama ang 11 apostles, tumayo si Peter at nagsalita ng malakas sa mga tao, mga taga Judea at lahat ng nakatira sa Jerusalem. Makinig kayo. I-explain ko ang ibig sabihin nito. Hindi sila lasing gaya ng iniisip ninyo. Kita nyo naman, 9 a.m. pa lang, wala itong nakikita ninyo ngayon. Ito yung sinabi noon ni Prophet Joel. Ganito yung sinabi niya, "Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang Espiritu ko sa lahat ng tao. Ipoproclaim ng mga anak ninyong lalaki at babae ang mensahe ko. Makakakita ng mga visions ang mga kabataang lalaki at magkakaroon ng mga panaginip ang matatandang lalaki. Sa mga panahong iyon,
ibubuhos ko ang spirito ko pati sa mga nagsiserve sa akin na lalaki at babae. Ipoproclaim nila ang mensahe ko. Magpapakita ko ng mga himala sa langit at mga sign sa lupa tulad ng dugo, apoy at makakapal na uso. Magdidilim ang araw at mamumula ang buwan na parang dugo bago dumating ang dakilang araw ng Panginoon. At maliligtas ang sino mang tatawag sa Panginoon. Mga taga-Israel, pakinggan ninyo ito. Nang ginawa ni Jesus o ni Jesus na taga-Nazareth ang mga himala at mga nakakabilib na bagay, napatunayan sa inyo na pinadala siya ng Diyos. Alam ninyo ito kasi dito mismo nangyari ang mga yon ayon sa plano ng Diyos. Dinesisyonan niya na si Jesus ay mapunta sa mga kamay ninyo. Kaya ipinako ninyo siya at ipinapatay sa mga taong makasalanan. Pero binuhay ulit siya ng Diyos. Pinalaya siya sa kamatayan kasi hindi siya kayang pigilin nito. Sinabi ni David tungkol sa kanya, nakita ko ang Panginoon na lagi kong kasama. Nasa tabi ko siya, kaya hindi ako matatakot. Kaya punong-puno ng tuwa ang puso ko, puno ng saya ang mga salita ko, at mabubuhay ako ng may pag-asa dahil hindi mo ako iiwanan sa mundo ng mga patay at hindi mo hahayaang mabulok ang lingkod mo sa libingan. Pinakita mo sa akin ang daan papunta sa buhay. Pinapasya mo ako sa piling mo. Mga kaibigan, sigurado ako sa sasabihin ko sa inyo tungkol sa kilalang ancestor nating si David. Namatay siya at inilibing. Nandito pa nga ang libingan niya, Prophet si David, at alam niya kung ano ang pangako sa kanya ng Diyos. Sinabi sa kanya na isa sa pamilya niya ang magiging hari gaya niya. Nakita ni David kung ano ang gagawin ng Diyos sa future. Kaya sinabi niya ang tungkol sa muling pagkabuhay ni Christ mula sa kamatayan. Hindi siya pinabayaan sa mundo ng mga patay. Hindi nabulok ang katawan niya sa libingan. Binuhay ng Diyos ang Jesus na ito mula sa kamatayan. At na-witness naming lahat yon. Iniakyat siya para maupo sa kanan ng Diyos. Tinanggap ni Jesus ang pangako ng Ama na Holy Spirit. At ito ang ibinuhos ni Jesus sa amin gaya ng nakikita at naririnig ninyo ngayon. Hindi si David ang umakyat sa langit, pero sabi niya, sinabi ng Panginoon sa Panginoon ko, maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo totally ang mga kaaway mo. Kaya ngayon, dapat malaman ng lahat ng tao sa Israel na itong si Jesus na ipinako nyo sa krus ay talagang ginawa ng Diyos na Panginoon at Christ. Sobrang affected ang mga tao sa narinig nila. Kaya sinabi nila kay Peter at sa iba pang mga apostles, mga kapatid, anong gagawin namin? Sinabi ni Peter sa kanila, dapat magsisi at tumalikod sa kasalanan ang bawat isa sa inyo at magpabaptize sa pangalan ni Jesus Christ para mapatawad ang mga kasalanan ninyo at matatanggap nyo ang regalo ng Diyos, ang Holy Spirit. Para sa inyo ang pangakong ito, para sa mga anak nyo at sa lahat ng nasa malayo, sa lahat ng tinawag ng ating Panginoong Diyos. Nag-preach pa si Peter at marami siyang in-explain sa kanila.
Tapos sinabi niya, "Iligtas niyo ang mga sarili niyo sa parusang dadating dahil sa kasalanan ng generation na ito." Marami sa mga nakarinig ng preaching niya at naniwala, nagpabaptize, mga 3,000 na tao ang nadagdag sa grupo nila nung araw na yon. Ginamit nila ang oras nila para matuto sa mga apostles. Nagsama-sama silang parang magkakapatid. Nagsalo-salo sila sa pagkain ng tinapay at sa pagpipray. Ang buhay ng mga disciples. Maraming mga himala at mga kakaibang bagay ang nagagawa ng mga apostles. Kaya natakot at namangha ang mga tao. Nagpatuloy sa pagsasama-sama na parang magkakapatid ang mga disciples at siner nila ang mga ari-arian nila sa isa't isa. Binenta nila ang mga properties nila at mga gamit. Tapos dinistribute nila sa lahat ang perang kinita ayon sa kanya-kanyang pangailangan. Araw-araw, nagmi-meeting sila sa temple. Sama-sama silang kumakain ng tinapay sa mga bahay nila. Kumakain sila ng masaya at maluwag sa kalooban nila. Nagpupuri sila sa Diyos. Natutuwa sa kanila ang lahat ng mga tao. Araw-araw, dinadagdag ng Panginoon sa grupo nila ang mga naliligtas. Ang pagbasa mula sa Acts 3. Pinagaling nila Peter at John ang isang lumpo. Isang araw, pumunta si Peter at John sa temple. 3 p.m. noon, oras yun ng pagpipray. Sa pintuan ng temple, yung tinatawag na Beautiful Gate, may isang lalaki doon na hindi nakakalakad since birth. Araw-araw, dinadala siya sa tabi ng pinto para magmalimos sa mga taong pumapasok sa temple. Nang makita niya si Peter at John na papasok sa temple, humingi siya ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Peter, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya at umaasang may ibibigay sila sa kanya. Pero sinabi ni Peter sa kanya, "Wala akong pera, pero ibibigay ko sa iyo kung anong meron ako. Sa pangalan ni Jesus Christ na taga Nazareth, tumayo ka at maglakad." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lalaki at tinulungan niyang tumayo. Lumakas agad ang mga paa ng lalaki. Patalon siyang tumayo at naglakad-lakad na. Pumasok siya sa temple kasama nila. Naglalakad, tumatalon at nagpupuri sa Diyos. At nakita siya ng lahat na naglalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang makita siya ng mga tao at na-realize nila na siya yung dating nagmamalimos sa tabi ng Beautiful Gate ng temple, nagulat sila at na-amaze sa nangyari sa kanya. Ang mensahe ni Peter sa temple. Habang nakahawak ang lalaki kina Peter at John at nandun sila sa lugar na tinatawag na Solomon's Porch, nagtakbuhan ng mga tao papalapit sa kanila dahil bilib na bilib sila sa nangyari. Nang makita ito ni Peter, sinabi niya sa mga tao, "Mga taga-Israel, bakit kayo nagtataka sa nangyari? Bakit niyo kami pinagtititigan as if sa sarili namin kapangyarihan o kabanalan kaya napalakad namin siya? Ang Diyos na sinasamba ni Abraham, Isaac, Jacob at ng mga ancestors natin ang nagbibigay ng karangalan sa lingkod niyang si Jesus. Pero dinala niyo siya at ni-reject sa harap ni Pilate. Kahit na nagdesisyon na si Pilate na palayain siya, ni-reject niyo ang banal at matuwid. Tapos hiniling niyo kay Pilate na palayain ang isang kriminal. Pinatay niyo ang nagbibigay ng buhay, pero binuhay siya ng Diyos mula sa kamatayan. Mga saksi kami sa mga nangyaring ito. Dahil sa pananalig at kapangyarihan ni Jesus, kaya lumakas ang lalaking ito na kilala niyo at nakikita ngayon.
ang pananalig kay Jesus ang nagpapagaling sa kanya, gaya ng nakikita niyong lahat ngayon. Mga kaibigan, alam kong hindi niyo naiintindihan ang ginawa niyo, tulad din ng mga leaders niyo. Sinabi na ng Diyos dati pa sa mga prophets, napapahirapan ng Christ at nangyari yon sa ganitong paraan. Magsisisi na kayo ngayon at bumalik sa Diyos para patawarin niya ang mga kasalanan niyo at may experience niyo ang bagong lakas na galing sa Panginoon at ipapadala niya si Jesus, ang Christ na pinili niya para sa inyo. Pero, kailangan magstay si Jesus sa langit hanggang sa dumating ang oras na babaguhin ang lahat, gaya na pinangako ng Diyos sa mga banal na prophets noong unang panahon. Sinabi ni Moses, magpapadala ang Panginoong Diyos ng isang prophet na isa sa inyo mismo gaya ng pagpapadala niya sa akin. Sundin niyo lahat ang sasabihin niya. Mawawasa kataalisin ng bayan ng Diyos ang hindi susunod sa prophet na iyon. Ang lahat ng mga prophets kasama si Samuel at lahat ng mga sumunod sa kanya ay nagsalita din tungkol sa mga nangyayari ngayon. Para sa inyo ang mga pangako ng Diyos at sinabi ng mga prophets kasama kayo sa kasunduan ng Diyos at ng mga ancestors nyo. Sinabi niya kay Abraham, gagamitin ang lahi mo para pagpalain ang lahat ng mga tao sa mundo. Kaya sa inyo, Acts chapter 4. Iksasalita pa sina Peter at John sa mga tao. Nang dumating ang mga priests, ang officer ng mga guards sa temple, at ilang mga Sadducees. Inis na inis sila kasi itinuturo ng dalawang apostles sa mga tao na nabuhay uli si Jesus. At patunay ito na mabubuhay ulit ang mga patay. Kaya inaresto nila sina Peter at John at kinulong hanggang kinabukasan kasi gabi na noon. Pero marami sa mga nakarinig ng mensahe ang naniwala. Kaya dumami at umabot sa 5,000 ang bilang nila. Kinabukasan, nag-meeting sa Jerusalem ang mga pinuno ng mga Jews, ang mga leaders ng bayan, at ang mga teachers ng law. Kasama nila ang high priest na si Annas at si Caiaphas, John, Alexander, at ang iba na kabilang sa pamilya ng high priest. Pinatayo nila sina Peter, John sa harap nila at tinanong, kaninong authority o pangalan nyo ginawa ang mga bagay na ito? Puno ng Holy Spirit si Peter noon. Sinabi niya, mga pinuno ng Jews at leaders ng bayan, kine-question po kami ngayon kasi may ginawa kami mabuti at napagaling ang isang lumpo. Dapat malaman ninyo at ng lahat ng mga taga-Israel na kaya gumaling at nakakatayo ang tao ito sa harap ninyo ay dahil sa kapangyarihan ni Jesus Christ na taga-Nazareth. Siya yung pinako ninyo sa krus, pero binuhay ulit siya ng Diyos. Si Jesus ang tinutukoy sa scripture. Ang bato na nireject niyong mga karpintero ang naging pinakamahalagang bato sa lahat. Si Jesus lang ang may kapangyarihang magligtas. Wala nang ibang pangalan sa mundong ito na binigyan ng Diyos ang pwedeng magliligtas sa atin. Namangha ang mga members ng council sa tapa na pinakita nila Peter at John. Nang malaman nilang mga ordinaryong tao lang ang dalawa at hindi nakapag-aral, na-realize nilang mga kasama sila ni Jesus. Pero hindi nila ma-deny ang nangyari kasi nandun mismo sa tabi nila ang lalaking pinagaling. Kaya
pinalis nila ang dalawang apostles sa council room at saka sila nag-usap. Anong gagawin natin sa dalawang ito? Alam ng lahat ng tao sa Jerusalem na ginawa nila ang himala at hindi naman natin ito ma-deny. Pero para hindi na ito kumalat pa sa mga tao, pagbawalan natin ang dalawa na huwag na uli ang magsasalita kahit kanino sa pangalan ni Jesus. Kaya pinatawag nila ang dalawa at pinagsabihan na huwag na magsasalita uli o magtuturo sa pangalan ni Jesus. Sumagot naman sina Peter John, kaya nahumusga kung ano ang tama sa harap ng Diyos. Sundin namin kayo o ang Diyos. Hindi kami pwede manahimik tungkol sa mga nakita namin at narinig. Walang makitang paraan ang council para parusahan ng dalawa. Kasi nagpupuri ang lahat ng tao sa Diyos dahil sa nangyari. Kaya winaningan ng todo ng council ang dalawa at saka sila pinalaya. Mayigit 40 years old na ang lalaking pinagaling. Pagkalaya ni Peter John, bumalik sila sa grupo nila at kinuwento ang sinabi sa kanila ng mga chief priests at ng mga leaders ng bayan. Namar nila ito, sama-sama silang nag-pray sa Diyos at sinabi, "Dakilang Panginoon, nung lumikha ng langit at lupa, pati ng dagat at lahat na nandun, sa tulong ng Holy Spirit, ginamit mo ang ancestor naming si David na lingkod mo para sabihin ito. Bakit galit na galit ang mga Gentiles? Bakit nagplano ang mga tao na mga walang kwentang bagay? Naganda mga hari sa mundo para lumaban at nagsama-sama ang mga leaders laban sa Panginoon at sa pinili niya. Sa city na ito mismo, nakita sina Herod at Pontius Pilate kasama ng mga Gentiles at mga taga-Israel laban kay Jesus. Ang banal mo lingkod na pinili mo. Nagsama-sama sila para gawin ang mga bagay na mangyayari ay sa kapangyarihan at kalooban mo. Kaya ngayon, Panginoon, tingnan mo ang mga banta nila. Tulungan mo kaming mga lingkod mo na i-preach ang mensahe mo ng buong tapang. Ipakita niyo po ang kapangyarihan ninyo para magpagaling. Hayaan ninyo magkaroon ng mga himala at nakakabilib na bagay sa pangalan ng banal na lingkod ninyong si Jesus." After nila mag-pray, nayanig ang meeting place nila. Napuno silang lahat ng Holy Spirit at buong tapang silang nag-preach ng salita ng Diyos. Nagkaisa sa isip at damdamin ang mga disciples. Hindi lang kinusira na kanila ang kahit anong ari-arian nila. Instead, sinier nila ito sa lahat. Puno ng kapangyarihan na ikinuwento ng mga apostles na nabuhay muli ang Panginoong Jesus. At sobrang pinagpala silang lahat ng Diyos. Wala naghihirap kahit isa sa kanila. Yung mga bahay at lupa, binibenta nila ang mga iyon. At binibigay pinagbentahan sa mga apostles. At dinisibit nila ang pera, depend sa kailangan ng bawat isa. Isa si Joseph na gumawa nito. Isa siyang Levite na pinanganak sa Cyprus. Tinawag siya ng mga apostles na Barnabas. Ibig sabihin, pinapalakas niya ang loob ng iba. Nagbenta siya ng lupa at pinagkatiwala niya sa mga apostles ang pera. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita po muli tayo sa day 9 ng ating I Proclaim program.
pagpalain kayo ng ating Panginoon. Tandaan po natin, may awa ang Diyos, bayan ko.